Ang concert king na si Martin Rivera ay minsan nagkaroon ng relasyon na akala ng kanyang mga tagahanga ay sila na ang magsasama habang buhay. Ngunit muling umibig si Martin sa isang babae at nagkaroon sila ng anak. At sa kasamaang palad ay naghiwalay sila. Sa ngayon ay pinapakilala ni Martin ang babaeng iniibig niya. Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents ang tatlong babae na minahal ni Martin Rivera. Pops Fernandez. Ang concert queen na si Pops Fernandez ang unang babaeng hinarap ng concert king sa altar. Ang dalawa ay nagkasama sa musical variety show ng GMA 7 na Penthouse Live mula 1982 hanggang 1987. Sa matagal na panahong pagsasamang iyon, ay hindi katakataka na nabuo ang solidong chemistry na Pops at Martin na kalaunan ay nauwi sa pag-iibigan. Ang dalawa ay kinasal noong June 1986. Dahil rin sa parehong industriyang ginagalawan, ay naging bukas ang pagmamahala ng dalawa sa publiko. Maraming proyekto na rin ang kanilang pinagsamahan, tulad ng mga concerts, TV shows at maging sa pelikula. Hindi maitatanggi ang lakas ng hatak na Pops at Martin na umani ng suporta at pagmamahal mula sa kanilang mga tagahanga. Ang kanilang pag-iibigan ay nagbunga ng dalawang anak na lalaki, sina Robin at Ram. Ngunit tulad lang din ng ilang mag-asawa ay sinubok rin ang kanilang tatag. Matapos ang 13 taon na pagsasama ay humantong sa hiwalayan ito. Nag-file ng annulment si Pops noong 1999 at pagkalipas lamang ng isang taon na aprobahan ang annulment ng kanilang kasal. Hindi naman nagbigay detalye pa ang dalawa sa pinagtapusan na inakalang happy ending story nila. The Revelation. Makalipas ang ilang taon ay binasag ni Pops ang kanyang pananahimik. Sa naging panayam sa kanya sa Yes Magazine issue noong October 2007 ay ibinunyag niya ang kanyang pakikipagsapalaran sa pag-ibig at kanyang naramdaman noong mga panahong sinusubukan niyang isalba ang kanilang marriage ni Martin. Pagbabahagi pa ni Pops sa may ilang pagkakataon raw na nadiskubre niya na may ibang babae ang dating asawa pero hindi raw niya pinapansin noon. Kwento pa niya nang minsang nasa balcony siya ng kanilang kwarto ay marami siya nakitang mga punit na resibo. Hindi umano niya alam kung ano o para saan ang mga yon, kasi tingin niya ay mga regalo na hindi niya dapat makita. Dahil lang sinubukan umano niyang isukat ang sapatos, ay hindi to kasya sa kanya. At hindi naman daw nagkakamali si Martin sa kanyang sukat sa tuwing binibilhan siya nito ng mga sapatos. Dagdag pa niya na may pagkakataon rin daw na narinig niya si Martin na may kausap intimately sa telepono habang nasa bakasyon sila abroad, kung saan sinasabihan umano nito ang nasa kabilang linya ng I love you at I miss you. Aminado naman si Pops na nahahalata na raw niya noon ito. Pero in denial siya sa mga nangyayari kasi hindi umano niya naisip na magagawa siyang lokohin ni Martin. Tanggap umano niyang tawagin siyang stupid ng mga tao pero sa iyon ang nararamdaman niya. Hanggang sa isang malapit na kaibigan niya raw ang naawa sa kanya at kinausap siya. Dito nga ay sinampal sa kanya ang katotohanan at sinabi sa kanya na niloloko siya lamang ng kanyang asawa. Lahat raw halos ng tao sa paligid niya ay alam ang totoong nangyayari pero walang naglakas loob na sabihin ito sa kanya. At nung malaman niya ito ay isang taon na palang may namamagitan kina Martin at sa kanyang babae. Higit pa riyan, isa sa nagpapalala sa sitwasyon nilang mag-asawa noon ay nang mabanggit sa usapan nila ang pangalan ng babae. Ito raw ay nang sabihin ni Pops kay Martin na pakiusapan ang kanyang babae na tigilan na ang pagsasabi sa mga kaibigan nito, kaya raw siya pinakasalan ay dahil sa nabuntis siya at pinuwersa lang daw si Martin na kanyang kuya na panagutan siya dahil paniguradong madidismaya ang kanilang mga tagahanga kapag di sila nagpakasal. Aminado si Pops na ikinagulat niya ang malamig na sagot nito na, "But it's true." Martin opened up about failed marriage. "Maybe I deserved it. Maybe I wasn't clean enough." Ito naman ang naging pag-amin ni Martin sa kinahantungan ng pagmamahala nila ni Pops. Sa naging panayam sa kanya noong February 2009, ay naging bukas siya tungkol sa kanyang failed marriage. Sa kabila ng usap-usapang pangangaliwa niya, ay inamin ni Martin na gumawa siya ng paraan upang isalba ang kanilang pagsasama. Dito ay hindi naman niya itinanggi ang ilang pagkakataong nagkakaaway sila ni Pops kung sa dumating sa puntong pumagitna na sa kanila ang pastor upang subukan ayusin at pag-usapan ang nangyayari. Kung pag-uusapan ang nakaraan, sinabi ni Martin na naging totoo siya sa pag-amin sa kanyang mga nagawang mali kay Pops ng mga panahong yun. Friendship was the foundation.
We can still exist together even if we're not together. Ito naman naging testimonya ni Martin sa isang virtual press con noong December 16, 2020. Makalipas ang ilang taon, muling naging magkaibigan sila Pops at Martin at nagawa pang makipagtrabaho sa isa't isa. Ayon sa Concert King, napreba sila na ang mag-ex ay maaari pa rin magkasundo. Bida pa niya na co-parenting sila ni Pops sa kanilang dalawang anak. Sa nangyari raw sa kanilang relasyon ay may magandang lesson itong naituro sa kanilang buhay. Nakatulong din daw sa pagbabalik na magandang samahan nila ang pundasyong naitayo nila kung saan nagsimula sila bilang magkaibigan. Pero nilinaw ng dalawa na hindi rin madali ang pinagdaanan nila bago sila nagkaayos at naging magkaibigan muli. Ayon kay Pops ay hindi planado ito pero malaki raw ang kinalaman ng kanilang chemistry sa muli nilang pagbabati. Everything takes time, it takes time to heal. Ito naman ang binigay na payo ni Pops sa dating mag-asawa na naghiwalay para mailigtas ang pagkakaibigan kung hindi man ang relasyon. Anya, hindi daw kailangan magmadali o pilitin ang pagpapatawad sa isa't isa kung hindi pa handa. Dagdag pa ni Martin na dapat alalahanin din ang purpose kung bakit sa umpisa ay magkasama na kayo na kahit papaano ay mapangalagaan at mapanatili pa rin ang pagkakaibigan. Katrina Ojeda. Wala man sa mundo ng showbiz ay nakilala naman si Katrina ng publiko nang makarelasyon niya ang Concert King. Bukod pa rito, siya din ang tinutulong dahilan ng pagkasira at paghihiwalay ng mag-asawang Pops at Martin. Sa naging interview noon kay Pops ay tahas niya pinangalanan si Katrina na babae ng dating asawa. Sa kabila ng nalabas ang espekulasyon tungkol sa kanyang pangalan, ay nanatiling tikom ang bibig ni Katrina. Hindi ito naglabas na kung anong pahayag sa publiko at pinangalagaan ang pribadong buhay. We are not proud about what we've done, but we are trying to make our wrong to something right now. Ito naman ang naging pagdepensa ni Martin tungkol sa kanila ni Katrina matapos ang pagsisiwalat ni Pops sa tunay na nangyari sa kanilang relasyon. Ayon sa Concert King ay na-offense si Katrina sa ginawa ng dating asawa pero handa raw siyang suportahan ito. Aminado naman siya sa pagkakamaling na gawa sa nakaraan, kaya sinusubukan nilang gawin ang tama at magpatuloy sa buhay. Ngunit humantong din sa paghihiwalay ang pagsasama ni na Katrina at Martin. Pero biniyayaan sila ng isang anak na lalaki, si Santino, na isinilang sa Amerika noong October 23, 2006. Sa kabila nito ay nanatili pa rin ang magandang ugnaya ng dalawa at naging magkaibigan sila. Sa kasalukuyan ay masaya ang buhay pag-ibig ni Katrina kasama kanyang long-time partner, ang dating singer-actor na si Jerome John Hughes. At noon niyang October 2021, nang maulat ang engagement ng dalawa na pareho nang nakabase sa Amerika. Ange Del Rosario. Bagamat patuloy pa rin ang pagiging aktibo sa showbiz ng Concert King na si Martin Rivera at bukas sa publiko ang buhay niya, ay hindi naman kaila ang tila pagpuprotekta niya sa kanyang buhay pag-ibig. At sa isang pambihirang pagkakataon nga ay pinakilala na sa wakas ni Martin ang babaeng muling nagpatibok ng kanyang puso sa mga entertainment press. Ang kanyang non-showbiz girlfriend ay nakilala bilang si Angie Lynn. Ange Del Rosario. Nangyari yun sa Plaque of Appreciation Ceremony para kay Martin sa The Forums ng Soler Resort noong July 6, 2022. Pagkatapos ng ceremony, napagkwentuhan ang love life ni Martin at dito niya inaming 13 of 14 years na silang magkarelasyon ni Ange. Pagbabahagi pa niya na matagal na raw silang magkakilala ni Ange dahil pareho silang residente ng Ayala Alabang, isang exclusive village sa Mutinlupa City. Magka-street si na Ange at Martin na may kanya-kanyang bahay doon hanggang ngayon. Kakatuwang na sa pareho ring street na yun ang dating bahay ni Martin at ex-wife na si Pops. Kwento ni Martin, nagkocross alanda sila ni Ange kapag may gathering sa village at sa mga pagkakataong nagkikita sila ay nakakapag heart-to-heart talk sila. Martin on marriage. Dahil sa tagal na kanilang relasyon, ay hindi naman maiwasang itanong kay Martin kung may balak ba silang magpakasal. Dito ay hindi niya itinanggi na may plano sila pero hindi pa umano niya natatanong ang bagay na yon. Sa puntong ito, inamin niya ang kanyang pananaw tungkol sa pagpapakasal kung saan sinabi niyang hindi siya sigurado kung itatanong ba niya ang bagay na yan sa kahit sino. Aminado si Martin na takot siya sa usaping kasal kung saan ikumpara niya ito sa naging relasyon niya kay Pops na may singsinga pero nagkahiwalay din agad samantalang sa kanila ni Ange tumagal sila ng mahabang panahon kahit walang singsing. Yes, without hesitation. Ito naman mabilis sagot ni Martin sa tanong sa kanya kung na-trauma ba siya sa pagpapakasal. Pero paglilinaw niya na hindi siya sa magaling sa parting yon at aminadong ayaw niya magkagulo dahil lang sa isang singsing. Ayon kay Martin, 23 years old na ang pangalan na anak ni Ange at dahil pareho silang malalaki na ang mga anak ay may posibilidad na hindi na sila magpakasal. Wala rin umanong pressure kay Ange ang bagay na ito.
Aminado si Martin na malaking bagay kaya nagwo-work ang relationship nila ni Ange na sobrang supportive at understanding nito. Sa loob ng mahabang panahon, low-key lang ang kanilang relasyon dahil iniiwasan daw ni Martin na intrigahin ang private life nila ni Ange. Hindi raw kasi maiwasan ang may detractors na bumabatikos kay Ange dahil sa fans na sentimental sa tambalan nila ng dating asawa, kaya nais lang mapangalagaan ito. The past and the present. Sa kabila ng nangyari sa nakaraan, ay napanatili naman ni Martin ang magandang samahan niya sa dating mga karelasyon. Patunay nga niya ang Instagram post ay binahagi ni Pops on January 2022 kung saan makikita na larawan sila ng isang unconventional pero happy family. Sa natulang larawan, kasama ni Pops si Martin at ang anak nilang si Ram. Bukod pa rito, naroon din si Katrina at ang anak niyang si Santino at ang kasalukuyang girlfriend na si Ange. Ang naging pagsasama-sama nila ay para sa maagang pagdiriwang nila sa Amerika ng 60th birthday ni Martin. Noong 2020, naikwento ni Pops na hindi raw naging madali sa kanya nakalimutan ng lahat ang nangyari sa kanilang tatlo nila Martin at Katrina. Pero nang makita at makasama na niya si Santino, mas lalo niyang naisip na kailangan maging maayos na ang lahat sa kanilang tatlo. Dito ay inamin ni Martin ang kondisyon ng anak nila ni Katrina. Anya, a lot of people don't know this but my son is on the spectrum. Sa palagay ni Martin, ito ang dahilan kung bakit espesyal ang naging koneksyon nina Pops at Santino. Patunay nga ang nangyaring ito na sa bawat pagtatapos ay may panibagong simula na sa kabila ng pagkasira ay maaari pa itong ayusin at bumuo ulit ng panibagong samahan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!